alam mo, nagtatampo na talaga ako sa'yo. Lagi mo akong iniit sa puwera. Di ba nanay mo ako? Nurse mo nga ako eh, oh. Gusto ulit mag mantumantok, anak. Mantuman. Eh, di ba pwedeng man, woman, mantok? Baka tungkol sa woman. Si Marie ba? Ha? Si Marie? Sige pa. Bukas na nga pa. Pagpahingahin mo lang ngayon ang tatay mo, ha? Okay ka lang. Huwag ka masyado mag-isip. Good night ka na. Sige pa na. Good night. Love you. Dalawa lang ang tapos sa'yo dyan. Si Marie, siya si Honesto. Sana makayala ko na ang tatay ko. Yun lang po ang gusto ko ba, Masto? Anak, sorry ha. Gusto ni nanay na ibigay ang lahat ng gusto mo. Natuparin ang lahat ng hiling mo. Pero yan lang, kaisa-isang hiling na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Sorry, anak. Parang bulls ay yung anak mo dun sa nurse niya. No? Buto ako dun, kay Marie. Ikaw? May ibang babae pa siguro dyan na mas bagay kay Diego. Okay na yun si Marie. Maganda, maalaga, masyaga siya kay Diego. Tsaka, gusto ka na magkaapo. Na? Parang hindi pa bagay sa'yo na maging lola. Ano, gusto ka bang tawagin na Lola Lena? Ayaw. Oo nga. Hindi maganda pakinggan. Ayoko. Mas bagay sa'yo, Congresswoman Lena o Senator Lena? Ay, tama ka dyan. Tama. Kakaririn ko muna ang pagiging public officer. Oras na ng gabi, pero pwede ba kitang makausap? Pasensya ka na, Marie. Ikaw lang kasi nasasabihin ko sa mga problema ko, eh. Diego, andyan naman si Lea. Ayokong malason yung puso at isip ni Lea tungkol sa tatay ko. Kung totoo yung sinasabi ni Honesto na nakakalakad na yung tatay mo, ay, hindi ba dapat mas matuwa ka? Matuwa? Na nagsinungaling ulit siya? Mali, paulit-ulit na lang eh. Mali, para rin naman ako yung tatay dati. Naniloko rin ako. Magnanakaw, pero... pero nagawa akong magbago. Bakit ka nagbago, Tseko? Hindi ko rin alam. Magkakisip na lang galing sa koma. Gusto na ng puso ko magbago. Marahil merong mga tao sa nakaraan mo na hindi mo pa maalala ngayon ang nag-impluwensya sa'yo na magbago. Siguro nga, pero may mga tao rin sa kasalukuyan ko na dahilan kung bakit ko pinagpapatuloy ang pagbabago ko. Ang isa ka sa mga tao ngayon, Marie. Kaya nasaktan ako nang biglahan na lang umalis. Ano ba talagang totoong dahilan? Masyado na nagiging komplikado yung sitwasyon. Dahil nahuhulog na yung kalooban ko sa'yo.
mahalin ko. Diego, hindi pwede. Hindi ako yung babae para sa'yo. Paano kung isang araw magising ka, maalala mo lahat, tapos ma-realize mo na yung babaeng lagi mong napapanaginipan, yung pala yung para sa'yo. Marie, ikaw na ang babae sa panaginip ko. Diego, sa isang buwan aalis na ako. Pupunta na ako ng Amerika. Natanggap ako sa isang ospital doon. Yun lang yung rason mo kaya kaalis. Sorry, nagulo ko yung isip mo. Matagal ko na yung gusto sa buhay ko. Hindi na hayaang magkawalay pa. Pagkat mahal kita, wala. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Ikaw ang nais na lang. Sorry. Magkasama, walang kasing siya. Aking nadarama sa bawat sandaling kapiling ka. Talaga, boss? Sa palagay mo, kaya ka gustong kausapin ni Diego, eh... Dahil nagsumbong na si Honesto sa kanya, kailangan natin palabasin na nag-practice talaga tayo. Sige, parang ngayon. Nasa reserno? Hugo? Hugo? Hugo! Oh, boss, kaya nga. Hugo, mo! Baba ko, may saktan ka! Ayun yan, kaya... Hugo! Sinusubukan ko lang kung kaya ko namang lakad. Ayun ka pa! Paano yan? May love, masasaktan ka yan. Baka malaglag ka pa. Bumalik ka na dun sa wheelchair. Lena! Ayaw ko na sa wheelchair na yan. Alam mo, dapat hindi ka kay Kledo nagpapatulong. Kumuha na kaya tayo ng professional physical examiner, ganun. Di ba sa therapist? Ayun na, therapist examiner. Kasi delikado yan, baka lalo ka pa masaktan. Oo nga, Lena. But if there's a will, there's a willingness. Hugo, I told you, hindi mo pwedeng madaliin yung paggaling mo. Hugo! Hugo! Lord, salamat po dahil po magkakasama na ulit po kami. Si Lolo, mukhang nawawala na yung sakit. Sana po maging okay na si Rose. Amen. Tell me, Father, and of course, sana ulit. Amen. Lungan to kayo! Kledo! Wheelchair! Nandito ka pala! Walaan mo nga! Salamat, anak. Sabihin mo ka itong tatay mo, ha? Nagpupumili tumayo, maglakad, hindi naman niya kaya. Kaya-kaya niya! Kaya, isang araw nga, sa opisina noon, nakailang hakbang siya. Kinaya niya. Oo, nagpa-practice kami noon.
Boss? Oo. Ay! Honesto! Promise! Nakita pa nga siya ni Honesto. Okay lang, anak. Di ba, kagabi may gusto kong sabihin sa akin. Tama mo kayo kagabi tayo. Tungkol nga ako kay Marie. Pero, ayos na mo yan. Paano okay na? Nagkausap na ako kami. Ha? Pabalik na siya. Punta na daw po siyang Amerika. Punta na daw po siya magtatrabaho. Sayang naman. Ganyan talaga ang buhay. Hanga talaga ako dyan sa anak ni Hugo. Ibang-iba sa tatay niya. Eh, mas hanga naman ako kay Honesto, tay. Siya ang dahilan kung bakit nag-donate ng dugo si Kuya Diego. Dun pa sa anak ng kaaway niyo. Elay, hindi ko kaaway si Benji. Ipagpalagay natin na magkaaway nga kami. Pero sa oras ng pangailangan, sa oras ng sakuna, sa oras ng kagipitan, kailangan magtulungan. Ika nga, love your neighbors. Love one another, period. Tama. Kung ganun, tay, love niyo na din si Gob? Sinusubukan ko magtimpi, magpasyensya, at intindihin siya. Magmamahal na din po yung lolo. Tapusin mo na yung pagkain mo kasi lalamig yan. Nanay, pwede po ba natin dalawin si Rose Mami sa ospital? Pwede po. Thank you po. Papatawad. Nga. Ay, oh. Yan yun. Intelligent ni Daddy, di ba? May photo. Ha? Photo? Telephoto. Daddy, sabi ni Mami na pag-dragnos ka na daw malakad. Oo, anak. Paano naman? Nasunod na mamasyal kayo. Kasabi na ako. Saan ka tayo nagpunta kapon? Sa ospital po. Ha? Ospital? Bakit? Nag-donate ng dugo si Kuya. Wow! Kanino? Doon sa anak nung magnanakaw na sinasabing kakunsyaba ni Mang Limuel. Eh, may leukemia daw. Nalaman namin kay Honesto. Hala! Ba't mo ginawa yun? Masama ba tay? Okay na ba kay Limuel na ginawa mo yun? Tinulungan mo yung anak na isang taong kriminal na sinungaling pa. Katulad niya. Marunong pong magpatawad si Mang Limuel. Ay! Eh, palang tawag doon para maayos yung reputasyon niya na sila. Yun nga! Ginaya kayo ni Limuel. Yung bang yung nagpapaka-peacemaker siya? Di ba? Maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, Honesto. Kamusta ka, Rose? Okay lang, Honesto. Hulog kayo ng langit sa amin. Sana lahat ng tao kagaya niyo. Elsa, huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Tiwala ka lang sa kanya. Hindi ka niya papabayaan. May pinabibigay nga pala si Rose. Pasensya na kayo. Ito lang yung makakayanan namin ngayon. Ikaw nang gawa nito? Oo. Ang ganda! Regalo yung Pasko rin sa'yo, Rose. Ay, wala akong regalo sa'yo. Tinalaw mo ako dito. Tinulungan mo ako. Sobra-sobra lang niregalo mo sa'kin, Honesto. Wala ka bang Krismas wish? Meron. Ano yun? Ang makasamang tatay ko sa Pasko. Meron pala tayo ng wish. Ano lang balita dun sa budget ng housing project? Narilis na ba? Ayaw lang mag-release, boss. Pinapareview muna daw yung mga gastos ninyo sa ibang project. Ano pa bang gusto nila? Sobrang linis ng pangalan.
Hindi nila dapat pagdudahan ang katapatan ko. Eh, biro mo, kumakampi pa sila kay Limuel ngayon. Eh, biruin mo naman kasi, boss. Siya na nga yung nabiktima. Nakuha pa niyang tulungan yung anak ng nambiktima sa kanya. Oh. Linalo natin na sirain ang pangalan ni Limuel. Tapos mapangupa. Ano ba yung magandang gimmick para sa Pasko, boss? Speaking of biktima, di ba nasa evacuation center yung mga nasunugan? Yes, boss. Magpapa-party tayo para sa kanila dito sa mansyon. Magpapalitsyon tayo ng baka. Magpapalitsyon tayo ng baboy. Boss, teka. May budget pa ba tayo? Baka pwedeng inasal na manok na lang. Pwede? Pero wala akong pakialam sa budget. Mag-iimbita tayo ng press. Ipapakita natin sila na bibigyan natin ang mga biktima ng pinakamasarap na Noche Buena sa buong buhay nila. Oh. Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, kawawa naman po si Rose. Kakulong ang tatay niyo. Kaya nanay niya lang ang kasama niya ngayong Pasko. Ako po may nanay at kuya at lolo pa. Okay lang po ba na huwag niyo muna sagutin yung dinasal ko? Yung hiling muna ni Rose, ang ibibigay niyo. Sana po, makasama niya ang tatay niya ngayong Pasko. Okay lang po talaga ako. Kaya ko pa pong maghintay. Alam ko naman po, balang araw, nadading din ng tatay ko. Amen. You know, Father and of the Son, Holy Spirit. Amen. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayo Chico! At may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Rose, Kuya Jerko. Oo, oh, kinimusta ko lang. Bakit ba? Wala. Masaya lang ako dahil kahit na minsan hindi nagkakaunawaan yung mga pamilya natin. Kayo na itong si Honesto, hindi nagbabago yung pagsasamahan. Siyempre naman po, tropa ko yata itong anak niyo. Tara. Siguro po, masarap ang handaan niyo sa Pasko. Hindi ko alam eh. Siguro. Madami niyo po sigurong bisita sa Noche Buena. Lolo, ganun din po ba ang Noche Buena natin? Apo, hindi masama ang maraming bisita, ang maraming handa. Pero hindi yun ang tunay na kahulugan ng Pasko. E ano po? Ang birthday ni Jesus. Ginugunita natin, pinagdiriwang ang pagkasilang niya. Dahil kundi dahil sa kanya, hindi mawawala ang kasalanan ng sanlibutan. Dahil birthday niya po, kaya tayo naghahanda. Ganun po, pag may birthday, di ba? May masarap na handa. Oo, pero hindi importante yon. Hindi po importante ang masarap na handa? Mas importante ang masarap na pagmamahalan. So very big Christmas party! Super nanimiss ko na makipag-social! Mayor, excuse me. Sorry to disappoint you, pero hindi po yung sosyalan. Ang mga bisita nyo ay yung galing sa evacuation center. Yun ang mga magiging bisita ninyo. OMG! Mga four FIFA? But Mayor, you need this for publicity ng pamilya ninyo. Pero ate, maghahanda naman tayo sa Pasko, di ba? At marami tayong magsasalo-salo. May mga darating kayong kamag-anak? Wala. Wala kami ibang kamag-anak. Eh, sino pong kasama niyo? Sa evacuation center kami magpapasko, Kuya Diego. Doon kami magno-Noche Buena kasama yung mga taong tumulong doon sa pagpiyansa ng tatay ko. Maghahanda ako ng maliit na salo-salo doon. Kailangan natin isipin nila na mahal natin sila. Ibig sabihin, sila ang makakasalo natin sa Noche Buena. Lena, konting tiis lang naman eh.
Para din naman sa karir ninyo itong parting ito. Pag-iimita nga si boss ng mga reporter. Para ma-dyaryo kayo, makita kung sino yung mga kabeso-beso ninyo. Ha? Oo. Okay naman sila. May kiss pa? May kiss pa? Meron? Ito naman sila. Parang hindi ka na nasanay. Okay, okay, okay. I'm agree. Pero promise mo naman sa akin, mag-i-invite ka rin ng mga ibang social, mga ibang mayor, governor, senator, pati presidente ng Pilipinas na iimbitahan mo rin. Ambitious! Dapat lang! Kasi isusot ko yung aking mga jewelries at ang aking mga wedding gowns. Oh, sige! Ah! Yes! Yun ang gusto mo, sige! Yeah! Super mega Christmas Noche Buena! Sama ka sa amin, Kuya Diego. Naku, anak. Dapat sa araw na yon ang kasama ni Kuya Diego mo, yung pamilya niya. Pero parang pamilya na natin po si Kuya Diego. Sige, sasubukan kong pumunta sa evacuation center sa bisperas ng Pasko. Talaga po? Oo naman.